Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang alaga ni Mayweather, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So ang bagong alaga nga po ngayon ng undefeated 5 division world champion Floyd Mayweather Jr. na si Carmel Mutone ay ang pinaplano nila Mayweather na itapat sa undefeated 4 division world champion Japanese monster na Oya Inoue sa hinaharap. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Carmel Mutone, ay may edad pa lamang itong 17 anyos at may kasalukuyang professional boxing record na 2 wins with 2 knockouts at walang talo. Masyadong hilaw pa po talaga ito para ikumpara kay Inoue na isa ng 2 division undisputed world champion ngayon. Subalit ayon nga po mismo kay Mutone, ay bagamat nire-respeto niya ng gusto si Inoue, ay naniniwala umano siya na hindi magtatagal ay mahihigitan niya na ito at mas kikilalanin na siya ng buong mundo bilang mas magaling na boksingero kaysa kay Inoue. Habang si Floyd Mayweather Jr. naman ay sinabing balang araw daw ay plano niya talagang itapat si Carmel Mutone sa binansagang halimaw ng Japan. Hindi pa naman daw sa ngayon, pero may tamang panahon daw kasi para magtuos ang dalawa. Paliwanag ni Floyd na dadating umano ang oras na malalagay na si Mutone sa posisyon kung saan tinatalo na nito ang lahat ng mga boksingerong nilalagay sa harapan niya. At kapag nangyari ito ay panigurado umano na mismong si Inoue na ang maghahamon kay Mutone. Dagdag pa ni Mayweather na ang nakikita niya daw na mangyayari sa karyer ni Mutone ay katulad kay Gervonta Tank Davis, kung saan isa na itong ganap na superstar ngayon. At dahil superstar na ito, kaya naman hinahamon na siya ng lahat, gawa ng malaking pera ang makukuha ng maski sino mang boksingero na magkakaroon ng pagkakataon na makatapat si Tank Davis sa ibabaw ng lona. Ang unang dalawang laban ni Mutone sa professional boxing ay kontra sa dalawang undefeated fighters. Subalit tinalo lang ito ni Mutone pareho via first round knockout. At bagamat baguhan pa lang siya sa boxing, ay sumisikat na agad ito sa Amerika dahil sinisimula na itong i-hype ni Mayweather at nilalaban sa undercard ng mga bigating boxing events. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila ayaw po talagang gayahin ni Naoya Inoue ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Alam naman po kasi nating lahat na pagdating sa pag-akyat ng mga dibisyon ay wala nang mas titindi pa kay Pacquiao. Dahilan kung bakit siya lang ang bukod tanging nag-iisang 8 division world champion sa buong kasaysayan ng boxing. Subalit ayon nga po mismo kay Inoue ay kailanman umano ay hindi niya tinarget ang umakyat lang ng umakyat ng mga dibisyon. Pero ang gumawa umano ng history sa boxing ang pinaka-target niya, kagaya ng pinakaunang Asyano na maging isang undisputed world champion at pangalawang boksingero na naging 2 division undisputed world champion. Paliwanag ni Inoue na sa sitwasyon umano ngayon ay masyado pa daw siyang komportable sa 122-pound super bantamweight division. Kaya naman naniniwala umano siya na ito ang pinaka-perpektong timbang para sa kanya sa kasalukuyan. Mananatili daw muna siya sa dibisyon na ito. Pero sa oras umano na mahirapan na siyang kunin ang tamang timbang sa weigh-in, ay doon na daw siya magpapasya na umakyat ng 126-pound featherweight division. Ganun din naman daw yung ginawa niya noong lumalaban pa siya sa bantamweight division. Nahirapan na daw siyang kunin ang tamang timbang sa rematch nila ni Nonito Donaire Jr. Kaya nang matalo niya ito at makuha niya ang 4 na belt sa pamamagitan ng pagtalo kay Paul Butler, ay agad niya ding binitawan ang mga titulo upang umakyat na ng division. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala.